Rick, i-review natin to, Rick. O, i-review natin tong sample natin ng strap footing, no? At least nagkakabilyada pa lang. So, ito ang sample ng isang strap footing. Hindi kasi kita, Rick, eh, pero merong seismic gap dyan, ha? Hindi kita sa camera natin, so may seismic gap dyan. So, at least timing pa na, hindi pa nabubuhusan. So, ito ang typical na strap beam or strap footing. So, isa tong klase ng foundation. So, ito, kasi pagka ganitong situation na special case to, eh, kasi yung column natin nasa edge, tapos merong gap lang yan, seismic gap dyan. Pag ganito, pag hindi ito lalagyan, Rick, ng strap footing, mayayari dyan, hindi niya kakayanin yung overturning moment niya. So, kung hindi mo na inalagyan to ng strap footing, napakalaki ng pad natin. So, better na mas economical na lagyan mo na lang ng beam yan or ng strap footing para ma-share niya yung pressure sa kabilang poste. Okay, so, basic lang sa design aspect, Rick, sa design natin, obviously, ito is a rectangular. Merong short direction and then long direction. So, obviously, mas malaki yung moment arm towards that direction compared dito. So, kung malaki yung moment arm yun, doon, so pag-design ng rake, ang resulta, malaking moment, meaning, kailangan mo ng malaking reinforcement, marami reinforcement. So, ang area of steel mo, mas marami. So, yun na ang result nun. Ang result nun is, along that direction, long direction, closer or dikit-dikit ang spacing ng closer to each other ang spacing ng bottom bar. So, ang tanong doon is which part ng rebar ang nasa outmost fiber? Okay? Yun ang medyo ano eh, yung iba nakukonfuse doon eh. So, rule number one or rule of thumb is kung saan ang spacing na mas maliit, doon ang pinaka-outmost fiber. So, in this case, mas dikit-dikit ang along that direction, long direction. Mas dikit siya. So, siya ang dapat nasa outmost fiber. Kasi, yun ang pinakamalaking moment eh. Whereas, kung dito siya, kung along short direction, hindi masyado, ano, medyo malayo yung spacing. Okay, so, yun ang pinaka-rule of thumb, ha? Okay, tapos yung sa kabila, isolated footing, concentric siya. Meaning, nasa gitna. Tapos yung pad niya o yung isolated footing niya is yung nasa center siya. So yung rebar nun is both ways, yung both ways na yon either wala nang problema doon, wala nang issue doon kasi nasa center siya. Tsaka yung dimension niya is dimension ng pad natin is equal. So walang problema kahit saan mo ilagay yung bottom bar mo. Okay, tapos doon naman sa moment sa may beam natin, kung mapapansin niyo, i-zoom in ko. Mapapansin niyo dikit, closer yung ano dito, syempre, diba? Closer yung stirrup niya kasi malaki yung shear dito. Malaki yung shear. Pagkatapos dun sa labas nung ano, pagka nandun sa may pinakadulo ng pad niya, dikit uli yung shear, yung ano niya, yung stirrup niya kasi malaki rin yung shear dun. Okay? So, ganun lang pagbasa. Actually, pag nakita mo yung mga spacing ng mga stirrup, may imagine mo na yung shape ng shearing moment natin eh. Makikita mo na. Ito, tingnan mo. Sa ano tayo? I-zoom out ko ah. Okay. Bottom bar lang to. Diba? Bottom bar. Meaning, positive moment. Bottom bar lang. Negative moment, wala siyang top bar. Meron siyang negative moment, siyempre. Kaya lang, ang nag-take care nun is yung strap beam natin. Siya ang sumalo nun. Diba? So, ang concrete evidence nun is, kailangan mo makita yung shearing moment graph nito. Gamit ka ng staad, gamit ka ng e-tabs, ano pa. Gamit ka ng mga ano natin, mga design software natin, tekla, yon makikita mo dun. Makikita mo dun. Tapos, gagano mo, itawag yun. Titingnan mo sa actual, ma-appreciate mo. Diba? So, yun lang talaga. Kailangan, basic, alam mo yung shearing moment. Okay? So, yun lang muna. Thank you.
Rick, ay habol ko lang Rick. So bigyan natin sila ng tip. So dapat pag ganito, any structures, ma-beam siya, ma-puting, ma-column, dapat meron tayong basic knowledge. I-review natin yung mga formula. Kasi kagaya nito, nag-inspection tayo, inspection na natin yung puting na yan. So, dapat alam natin yung formula. Pag puting, di ba, ano yon? Punching. May punching. So, ang formula ng punching, ano, required, kailangan mong yung dimension ng puting. Dimension, length, saka width. Tapos yung effective depth. Di ba? Pinaka-importante, effective depth. O, edi, pag na-alter yon, wala na, disgrasya na. Ma-alter na rin yung strength niya. Tapos, ano pa, sa wide beam. Sa wide beam niya is dimension rin. Dimension, tapos, tsaka yung effective depth. Di ba? Always present yung effective depth. Tapos, dito tayo sa moment. Moment is yung the dimension ni Rick. Di ba? Yung naka-overhang dimension. Tapos, present uli yung effective depth. Diba? So, importante, pinaka-importante pag nag-inspection kayo ng puting is yung dimension at yung effective depth. Kahit saan kasi, kahit sa shear, sa punching, tsaka sa wide beam, always present yung effective depth. Tapos sa moment din, always present din yung effective depth ng puting. Diba? So, yun lang ano natin. Kasi puting yung ating topic ngayon. Okay?